Ito yung mga alaga kong bago kong alagang manok. Ayan yung isa, bata pa yan, babae. At ito naman yung dalawa, mag-asawa. Ayan, yan yung nakatali kanina sa labas na lalaki. Binalik ko na dito. Yung babae, nangingitlog na yan. Ayan. Iiwan lang ako ng isa para makita niya na merong itlog dyan. Kasi yun nga, nawawala. Yung iba nawabawasan. May yun, basta. At ito naman yung dalawa. Ayan. Hindi pa yan ay itlog, pero baka mga isa o dalawang linggo may itlog na rin yan. Kaya gagawa ako ng paitlogan. Wala pa kasi. Dito pa lang dalawa. Magandang araw mga kabukid. Sa ngayon, maglilinis muna ako. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung mga bago dito sa aking babuyan. Yung mga alaga ko, baboy. Tsaka mamaya pakita ko sa inyo yung kung paano ako, kung saan ako mukuha ng tubig. Kasi dati nag-iigib lang ako gamit yung kalabaw. So, ngayon meron akong water pump. Mamaya papakita ko sa inyo. Sa ngayon, linis muna ako. Ngayon, tapos ko na silang ilinisan yung kulungan. Ngayon, papaligoan ko naman sila. Itong hose, galing to doon sa aking water pump. Kaya ngayon, hindi na ako nahirapan mag-igib. Binubuktan ko na lang yung pump para umakyat dito yung tubig. Medyo mahina lang yung pressure kasi mataas na to ko kasi masyado. Pero kaya naman.
Ayan, mga kabukid, tapos na ako maglinis. At kung mapapansin nyo, dalawa na lang sila dito, kanina tatlo. Nilipat ko yung isa. Ayan, sa kabila. Solo niya yung isang kulungan. Kasi, yung big na yan, pasaway. Ginangat-ngat niya yung, kinakagat niya yung buntot ng mga kasama niya. Kaya ginawa ko, hiniwalay ko siya para hindi na niya maano. Kasi nagsugat yung buntot ng isa sa kakakagat niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, mamaya gagabuntin ko yan. Lalagyan ko ng Combinex para spray. Yan po mga sa baboy, yan po yung isang dahilan kung bakit kailangan natin putulan yung buntot. Kasi hindi talaga natin maiiwasan na pag magkakasama sila, nagkakagat, mayroong isa talaga na agresibo. Kakagatin niya yung buntot ng ganyang mga kasama. Kaya, yun, mas maigi, putulan natin. Kasi kung mahaba yan, baka mas malala pa yung nangyari dyan. Kaya ginawa ko, hiniwalay ko na lang yung isa, yung nangagat. Kasi itong dalawa, okay naman to. Hindi naman agresibo. Yung isa lang naman, kaya isa lang yung hiniwalay ko. Siya yung inalis ko doon, hindi yung kinakagat niya. Kasi kung yung kinagat niya, yung may sugat ang hiniwalay ko, yung isa naman yung kakagatin niya. Yung isa nga, medyo meron na rin konting sugat. Ayan. Meron na rin. Baka yung isa, hindi makita. Ayan, may sugat na yung isa meron na rin maliit. Kaya kailangan ko siya ihiwalay. At mamaya gagamutin ko. So, update pala. Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi sobrang busy. Marami akong inaayos. At saka isa pa, yung meat shop ko, hindi na makapag-upload doon kasi tumigil muna ako sa pagkatay ng baboy. Kasi sobrang mahal na ng baboy dito sa amin. Mahal na rin yung karne. Kaya yung mga consumer, nagbabawas na rin sa karne. So ang nangyayari, lagi ako na istakad ng karne kasi hindi na uubos. So kung binili mo yung baboy na kinatay mo, may istakang ka, minsan inaabot ng 3 araw, 4 bago maubos kasi konti na lang yung namimili. Yung pwesto ko kasi hindi naman siya nasa sentro mismo, yung sa kagaya, hindi kagaya sa palengke. Ako nasa dito lang sa barangay namin. Kaya yung karamihan nagtitipid, lalo pa ngayon, 'di ba, pandemya. So kaya ngayon tumigil muna ako. Nag-focus muna ako dito sa aking mga baboy. Ito pala, ito yung sa huling video ko na mga biik na pinakita ko sa inyong kinapon. Ito na sila, malalaki na. Ayan. Tsaka yung isa, yung hiniwalay ko. Ito. Itong dalawa, hindi yan kapatid nila. Galing yan sa labas. Ayan, binili ko rin yan, maliliit pa. Galing sa isang kaibigan. Ayan, malaki na rin. Halos magkasabayan lang, pero mas nauna to siguro ng mga isang buwan. Ngayon, tinitingnan ko rin. Inoobserbahan ko silang dalawa kung magugustuhan ko na gawing inahin. Pero itong tatlo na natira sa akin, itong anak ng F1, isa, dalawa, tsaka ito, itong pasaway. Gagawin ko inahin yan. Para magdadagdag ako ng inahin kasi dadalawa lang eh. Ito yung isa. Ang update pala dito,
Akala ko hindi siya buntis. Pero lumagpas na sa due date niya. So akala ko hindi siya buntis. Akala ko mataba lang. So ginawa ko, dinayet ko siya. Nung nakita kong lumaki yung ari niya na naumula, na akala ko nag-hit. Ngayon sinampahan ko, hindi naman gulmalaw. So ginawa ko, ini-ay ko. Nung mai-ay ko na siya, kinabukasan, may lumabas na pitos. Maliit lang siya, parang ganito lang kalaki kadaliri, isang piraso lang. So yung pala, buntis pala siya, kaso hindi natuloy, na parang namatay sa loob. Kaya yung ginawa ko, tinurukan ko siya ng para may sakaling may lumabas pa. Pero wala na talaga lumabas. Kaya ngayon yung ginawa ko, dina-diet ko ulit siya. At nung nakarang araw, nag-hit na ulit siya. Kaya nung nakaraan araw, nag-ini-ay ko siya ulit. Sana maganda yung kalabasan ngayon. At yung isa ko naman, wait lang, puno na yung aking drum. Sapaw na. Ayan ang kagandahan ng merong water pump. Marami, lagi lang ako nag-i-stack ng tubig sa drum. At hindi na ako nag-i-give yung gabit, yung kalabaw. Kasi napakahirap. Ayan, meron pa ako dun dalawang drum. Puno din ng tubig yon. Tsaka yung mga container. At pakita ko lang sa inyo yung aking mga bagong ano. Yung tubig. And dun sa taas, elevated siya. Nasa high elevated siya para yung force niya, yung down force niya, mas malakas yung awas ng tubig pababa. So makikita nyo, andun dalawa. Dati isa lang yan. Nakakuha pa ako ng isang drum, kaya dinagdagan ko. So ngayon, ayan. So marami ng stock na tubig. Hindi na ako nauubusan. At ito, puno din to. Ayan. Saka yung isa, puno din yung isa. Kasi dito sa amin, pag sobrang init na, na ano yung tubig, yung balon, nauubos yung tubig. Kaya kailangan ko mag-stack ng maraming tubig habang marami pang tubig ngayon. At hindi pa nauubos yung tubig doon. Kasi sa ngayon, Mayo na ngayon eh. Pero dapat tag-init na ngayon eh. Pero dito sa amin, sobrang araw-araw halos naulan pa rin. So para sa akin, blessing din yon. Kasi yung tubig, tuloy-tuloy. Papatayin ko lang yung tubig. Yung gripo kasi puno na yung drum. At ginagawa ko, binubunot ko na lang siya para mamatay yung motor. Kasi hindi gumagana yung pressure switch ng motor. Hindi ko alam, baka barado yung baka nabarahan. Nadumi siguro, may pumasok. Kaya hindi na gumana yung pressure switch. Kaya nangyari, yung nakaraan, naiwanan ko, nakasaksak. Sobrang init ng makina. Siguro hanggang yung PVC pipe niya uminit din. Kaya ngayon yung PVC ko medyo bumaloktot ng konti. Pero okay lang naman, wala namang butas. At okay, balik tayo sa baboy. Ito yung F1. Yung nanay ng mga nandoon, yung tatlo. Ngayon, buntis na siya ng 2 buwan. So sana marami ulit. At sana safe yung delivery niya. So ngayon, ito lang muna yung aking update sa inyo. Pero mamaya, papakita ko pa sa inyo yung aking kung saan galing yung tubig ko. Doon sa baba. At meron rin akong mga bagong alaga. Ipapakita ko sa inyo. Nandito sa taas. Ayan. Meron akong dalawang native chicken lang yan.
Sayang kasi nung ginawa kong kulungan ng manok. Ang balak ko sana dito free range, kaso wala pa namang nadating. So ngayon, pansamantala, native chicken muna para ramihin ko. Kasi sayang kasi ng lugar. Ayan. Ngayon, inaayos ko pa yung pinto. Kasi para safe din yung mga manok ko, kasi kahapon meron talagang mga tao na malilikot. Yun, may kasi yung isa ko ditong manok yung naingitlog na. Medyo nabawasan yung itlog. May malikot. Bahala na. So ganyan yung ginagawa ko. Lalagyan ko siya ng pintuan para sarado na yan. Ayan. Tapos lalagyan ko rin ng net hanggang itaas, para kung sakaling mapisa na yung mga itlog at may sisiw na, dito lang sila sa loob, hindi sila makakalabas. Kasi bago pa lang kasi, medyo may ilap pa yung mga nakuha kong manok. Kaya kailangan ayusin ko rin yan, tapusin, kasi yeah, para safe din sila. Ayun nga, kahapon pagka tapos ko magpakain, bumaba ako kasi nag-ayos ako ng bahay. Pagkahapon, pagbalik ko, magpapakain ako ng mga alaga ko. Nakita ko yung manok, yung itlog, kulang na. So, kaya ngayon, naayos ko yung pinto. Saka lalagyan ko siya ng net sa taas. Para safe na yung mga manok ko dyan sa loob. Mahirap na kasi. Pero hindi tayo magbiblame. Kasi wala naman tayong proof, wala tayong katibayan. Hindi natin nakita kung sino. So, kung sino man yung kumuha, okay lang yun, sa kanila na yun. Pero sana wag nila ulitin, diba? Kasi nagpapagod tayo, mag-alaga, magparami. Kaya lang, diba? Sobrang hirap siguro ng buhay ngayon. Yung iba walang makain, kaya nagagawa yung mga ganon. Pero kaya ang gagawin ko na lang, ayosin yun para maging safe, para hindi na mabawasan. At kung maulit pa, doon na tayo gagawa ng action. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung kung saan galing yung tubig ko. Ngayon, nang tanghali na eh. Kakain muna ako. Ngayon, ito na sila. Okay, nakita nyo na yung mga laga ko. Ito pala yung ipuan. Ito yung nanay nung tatlo. Gagamit ko inahin. Ngayon, buntis na siya ng 2 buwan. So, sana maging okay yung pagbubuntis niya at walang mangyari, at sana safe lahat. Kasi dito sa isa, itong isa na to, isang beses pa lang ito ng anak eh. Laki na ng lugi ko sa kanya. Kaya lang, nanginayang din naman ako na ibenta o katayin. Kasi sayang din eh. Pinagtsatsagaan ko siya na tinututukan ko na sana mabuntis. Nag-hit na siya, naiyay ko na sana buntis na siya. So mga mamaya, doon tayo sa balon para makita nyo. Kain muna ako. Ayan, punta natin yung ano, yung pinanggagalingan ng tubig ko, yung sa water pump. Nandun yung sa baba yung aking balon.
Simula dito. Ito. Yung host niya nandun sa baba. Papunta dun. So, punta natin. May ingay na yung mga alaga ko kasi gutom na. Pero mamaya ako pa papakainin. Ayan, nandito na tayo sa aking balon. Ayan, makita nyo, puno yung tubig. Ayan, ang dami. Apaw. Ayan, umaapaw na siya. Kasi halos araw-araw ngayon na ulan. Kaya laging puno yung tubig, yung balon. Ayan, makita nyo, ayun yung motor. Tumubo na yung ano, yung pinagpatungan ng ano, ng motor na kahoy. Nung ginawa ko kasi to, yung kahoy niya sariwa pa kaya nabuhay. So ngayon hindi ko muna tatanggalin yung dahon niya, yung sanga, para papatubuin ko muna siya ng pagmalaki na, para yung ugat niya maganda yung tubo, hindi yung masisira yung haligi. Pakita ko sa inyo yung motor. Ayan. Nung nakaraan, kung mapapansin nyo, bumaloktot ito. Ayan o, bumaloktot siya. Kasi nasira yung pressure switch. Hindi siya nag-automatic switch off. Siguro bumara dito, may bumara kaya hindi gumana yung pressure switch. Kaya nung nakalimutan ko siyang bunutin doon, dire-diretso yung takbo nito. So uminit siguro ng sobra, pati yung tubo niya uminit din kaya lumambot. Ayun. Bumagsak. Pero wala namang tagas. Kaya okay naman siya. Ngayon, hindi ko na muna siya papalitan ng bago, yung PVC. Yung link niya ng PVC. Kasi okay pa naman eh. Wala pa namang tagas. Pero sa mga susunod siguro papalitan ko. Papakita ko sa inyo kung paano. Yung lalim nitong balon, ayan. Mahigit isang tao lang yung ano nito, mga 6 feet lang siguro to, yung lalim. Kaya pag summer, nawawala ng tubig pag sobrang init. Kaya ang bala ko, palaliman pa to. Pero sa ngayon, maganda naman yung supply ng tubig kasi laging naulan, kaya walang problema. So ayan, ngayon nakakita nyo na yung saan galing yung tubig. Nilagyan ko siya ng bubong kasi para yung tubig ulan hindi pumasok doon sa loob ng balon. Ito yung kuryente niya. Wala naman tong kuryente kasi tinanggal ko yung saksak doon. At ito yung hose packet nandun sa taas. So ayan, nakita nyo na. Ito yeah. Sa ngayon yung gamit kong motor pala is 1.5 horsepower lang, pero kaya niya supplyan doon sa taas.
yung importante lang naman eh, umakyat yung tubig dun sa taas para hindi na ako mahirapan mag-igib. Kasi dati kalabaw lang gamit ko, wala, nakakapagod, pagod na ako, pagod pa yung kalabaw. Kasi kaya nag-decide ako na bumili ng motor, yung water pump, para hindi ako mahirapan. So ngayon, maglilinis ulit ako. Grabe, nakakahingal. Maglilinis ulit ako. Tapos pakainin ko yung mga alaga kong ayop, yung baboy at saka manok. Hindi ko pa tapos yung pintuan ng kulungan ng manok kasi kukuha pa ako ng kawayan. Hindi pa ako nakakuha kasi grabe ulan ngayon. Ngayon lang tumigil. So baka bukas itutuloy ko na lang siya. So ngayon maglilinis muna at magpapakain. Grabe, nakakapagod umakyat. Okay, dito na tayo sa babayan. At ayan, gutom na naman yung mga yan. Ayan na. So, hanggang dito na muna. At maraming salamat sa panonood. At pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Sobrang busy. So, salamat at magandang araw sa inyong lahat.